sa pagpapalakas ng ating hukbong sandatahan pandagat at puwersang pangkalupaan ay nararapat rin bigyan pansin ang ating Philippine Air Force sa status ng acquisition o pagbili ngayon ng ating MRF project o multi-role fighter jets ng Pilipinas ay sa hanggang ngayon wala pang linaw kung saan tayo bibili ng mga nasabing assets dahil na rin siguro sa budget na meron lang tayo. At kung medyo kulang pa ang budget sa pagbili ng MRF ng Pilipinas, meron naman tayong maidadagdag o siguradong mabibili muli sa inventaryo ng Philippine Air Force. At ito nga ang 6 na T129 Atak helicopters. Ayon sa Philippine Military Page, sinabi nito na muling bibili ang Pilipinas ng karagdagang 6 pa na T129 Atak helicopters para sa Philippine Air Force. Kung naaalala nyo ay mayroon nang idiniliver na 2 Turkish-made Atak helicopter sa ating bansa noong nakaraang taon. At ngayon ito ay madadagdagan pa dahil ayon sa report ay umorder na muli ang ating bansa ng 6 pang units ng T129 Atak helicopters. Ito ay nagkakahalaga ng $280 million na inalaan na budget ng Pilipinas sa napagkasunduang kontrata sa pagitan ng ating bansa at Turkish aerospace industry. At inaasahan na ang mga bagong order na T129 ay maidideliver na sa susunod na taon, ngunit pwede pa itong maging mas maaga ayon sa Turkish aerospace industry. Pero ang tanong, bakit T129 muli ang ating binili para sa Philippine Air Force? Ang T129 kasi ay isang uri ng multi-role attack helicopter na idinisenyo para sa mga bansang may mainit na klima katulad ng Pilipinas, kung saan tugma sa pangangailangan ng Philippine Air Force. Ito rin ay flexible na pwedeng gamitin sa iba't ibang uri ng operasyon. Pwede rin itong gamitin sa deterrent mission, attack mission at gayon rin sa reconnaissance. Ilan pa sa mga kakaibang kakayahan nito ay ang stall feature at weapon system nito. Mataas rin ang survivability nito sa mga ballistic missiles attack, kung saan sobrang laki ang maitutulong ng mga features nito para makaligtas sa anumang atake galing sa kalaban. Bukod pa dyan, meron itong laser range finder o designator, night vision at emergency locator transmitter. Ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit nais ng Philippine Air Force na paramihin pa ang ating T129 attack helicopters. Pagdating naman sa mga armaments, ito ay hindi magpapahuli sa ibang makabagong attack helicopters, dahil pwede itong armasan at magdala ng anti-tank guided missile, air-to-air missiles, rockets, mga guided rockets at armado rin ito ng 20mm Gatling gun. Ito rin ay may bilis o maximum speed na umaabot sa 269 kilometers per hour at ang maximum endurance naman nito ay may kakayahang tumagal sa ere ng 3 oras. Ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit ito ulit ang binili ng ating Philippine Air Force. Maraming mas malakas na attack helicopters kumpara sa T129, pero kung titignan natin sa mga features, kakayahan at presyo meron to, ay talagang sulit na ang ating bansa para dito. Malaki ang magiging ambag nito sa pagpapalakas ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas, lalo na't ngayon na nangangailangan ng Pilipinas ng maraming assets na pandigma para depensahan ang ating teritoryo. Ano sa palagay niyo, mga ka-RC, ang mga bagong bibilin na attack helicopters ngayon ng Philippine Air Force? Huwag niyo kalimutan i-comment yan sa baba para ito ay ating mapag-usapan. Hanggang sa muli, God always be with us. See you!